mga pinagkakabit mo dito, boss. Yan. So, this is a Libero 2 number. Okay. Kasi may Libero 1 eh. Anong difference number? Yung Libero 1, medyo mukhang stock ng itlog, pero may fog lights. Kung alam mo yung... Here for another episode of Oro Culture Season 4. Guys, tama ang Season 4 na tayo. Siyempre, ito, kasama nyo pa rin, Brian Cunanan. So guys, ito, ako excited ako dito sa mga, ito mga iniidolo sa mga naka-Mitsubishi and of course, siyempre, mga laka-Lancer dyan. Guys, ito, kilala natin, ang owner ng 1995 Mitsubishi Lancer Libero Inspired, Sir Justin Christopher. Ayan, guys. Ayan, Sir Justin. Tawid tayo, boss. Ito, guys, ito, thankful tayo na pagbigyan tayo ni Sir Justin. And syempre, binisita tayo dito sa ating haula natin. Ayan. Thank you, Sir Justin. Thank you po. Okay, guys, ito, Sir Justin, dito sa Auto Culture, syempre, titingnan natin ang interior, exterior, and of course, syempre, ang engine bay. Okay lang po ba yon, Sir Justin? Yes, sir. Okay, ayan. Thank you, boss. Okay, yun. Thank you, Sir Justin. Ito, guys, ito, hindi ko na patatagalin. So, tara. Check na natin. Hi guys, still here at Auto Culture. Siyempre, kasama nyo pa rin si Sir Justin. Siyempre, ito para sa kanyang 1995 Mitsubishi Lancer Libero Inspired. So, Sir Justin, siyempre, kaway tayo dyan, boss, no? So guys, ito, check na natin yung interior. Okay lang po ba, Sir Justin? Yes, sir. Okay, so tara, pasukin na natin to. Okay. Ayan, boss, paupo muna dito, boss, ha? Maka-experience tayo ng racing seat, mga ka-auto. Ayan, okay. Hindi ka ba mupo dito, boss? Oh, Sir Just, ito, syempre, curious lang, syempre, pa sa mga Auto Culture na subscribers and viewers natin, paano po ba kayo nag-start sa larangan ng sasakyan, boss? Sige. So, nung college ako, binigyan ako ng kotse ng parents ko. Since sa Alabang lang ako mag-aaral. Yung kotse na yun, utang, so binay and sell, buy and sell. Mm-hmm. Hanggat sa matapos yung utang, yung huling kotse na nakuha ko, itong 1995 Mitsubishi Lancer. Okay. Ano ba yung unang yung auto ba? Ano? Para may share lang natin. Yung unang binili out of that loan is a Mazda 323. Mazda 323. Yung sedan. Sige to, po, Sir Jazz. After noon, naging small body na Corolla, naging Nissan Sentra na ECCS, naging Series 3, naging Pizza Pie, hanggat sa nag-end na ako dito sa 1995 sa itong Mitsubishi Lancer. Itong itlog mismo. Itong itlog. Oh, grabe. Yes. Ang dami ba lang boss, no? Maraming dumaan. Maraming dumaan. Kailangan bayaran yung utang until it's fully paid sa bangko. Then, swerte naman, sariwa yun na puntang kotse sa akin. Itong 1995. Ah, yes. Pero, stock siya since mga 2013 hanggang 2018, stock lang siya. Ganun siya katagal na ganun. Bago niyong ayusan, Sir Just, no? Tama mo. So, nag-start lang ako mga late 2018 na, sige, pagandahin naman natin. Pagandahin. Paratis kahit pa paano. Siyempre, kung gamit mo naman lagi, boss, no, Sir Just. Okay, ayan guys, no? Siyempre, ito, straight na tayo dito. Ano ba mga pinagkakabit niyo dito sa mga interior muna natin, boss? Sige, boss. So, sa interior, ang pinakauna kong pinalitan, sige po, is yung climate control. Ito, climate control. Pang anong sasakyan, boss? I think sa mga Evo 3. Evo, sa Japan. And sa Japan, yung mga ibang Lancer na GSR in Japan is nakaganyan din. Ah, ganyan na. So, yan yung pinakauna kong pinalitan kung daw nagkakamali. Actually, upuan pala muna. Upuan, okay. Binigay sa akin. Ayan, guys. Ayan po ni Sir. So, ano lang yan. Ordinary, hindi siya period correct ng Lancer. Okay. Kumbaga, napalitan lang. Hindi, tsaka at least comfortable ka, boss. Yun na importante. Comfort mo, mga ka-auto, diba? Alam natin. Hindi period correct, pero okay na sa akin. And then yan, yung climate control. Climate control. Ito, guys, no? Mapapansin nyo. Ito, ano ba itong mga pindutan dito? Digital siya. Okay. Basic function. Yan lang siya. Oh, so, ang gumagana lang dyan is the fan, temperature, on-off, saka ito, itong fan, yung, ano niya, temperature, temperature echo, saka ito, ayan, so, basic function, yung normal lang. No? Okay. Tapos, sige, ano pa yung... After the climate control,
inayos ko na yung ano, yung mga louvers, AC louvers. Actually, sabay yun. Inayos ko rin yung mga AC louvers. Mm-hmm. Siyempre, kung naka-digital ka na, climate control, kaya pa paano dapat matino to. Oh. And then, I ended up with this. Yung steering wheel. Oh. Tsaka yung mga switches natin. Yan, okay. Yan, mapapansin yung mga Japan as well. Ito, mga dito, boss, no? Ito yan, stuck yan. Stuck yan na to, dimmer. Boss. Ito. Ito, boss, ano na? Yan yung Jaden combo to. Switch. Combo ito, switch. Front and rear fog light switch. Oo, ayan, mga kauto. Tsaka yung side mirror natin, yung power retract natin na side mirror. Ito, naka-retract na rin to, yes, mga kauto. Mm-hmm. Pwede ba tayong sumampol dyan? Boss? Ako, hindi pa ako naka... Pwede may try, sir. Paano bang ano ito, boss? Ayun, sir, yung ano, yung button na sa right ito, side. Ito, ito. Ito, yung... Pababa. Yan. So, power retract siya, tsaka power adjust. Ayos, mga kauto, ano siya ako ba? Sir Jess, ako first time kumakita ng retract ng iklog, ng Lancer. Kasi musin nakita ko din, syempre, mga Honda, mga Toyota, di ba boss, yung mga ganun. So ito, guys, no, naka-retract na, galing. Mga hapon, nasa mga, kanila lang yung magaganda. Nasa kanila yung magaganda. Okay, Sir Jess, syempre, ano pa? Ayan, so basically yung climate control, steering wheel, switches, basically, kinomplete niya yung interior look na gusto ko. The rest naman, stock lang. Ganyan talaga condition niya since na nakuha ko. Inalagaan ko na lang. Ito, may mga konting... Tapos ito, boss, meron ka ng ano, kahit pa ba, ano, meron ka at least ang... may view ka na sa likod, boss. Tsaka, ang ano dito, ang story nitong kotse na to, dati itong automatic. Kinonvert mo na lang, boss. Yes, converted na to manual. Yung nakuha niyo una, boss, automatic pa siya? Automatic siya. For... kailan lang to? Nung 2020 lang siya kinonvert, pandemic. So at least nakakapagtiga kasi pwede ko siya itenga sa talyer. Nasa bahay lang ako. Oh. So pwede ko siya itenga dun. So at least pwede niya lang. Kina-convert ko siya ng manual for preventive headache. Para hindi sumakit ulo ko pag nasira yung matik. Oo, mahirap rin talaga mag-maintain ng matik din. Ayan. Oo, ito boss, standard na to. Meron talaga to. Yan. Ito, nabili ko sa tropa. Ganda, no? Buti pa. Ito, buti pa to si Sir Jess. Naka-ano yan? Naka-armrest, oh. Shoutout kay Tata. Ay, hey, pwede ba mag-shoutout? Ay, pwede, boss. Siyempre. Oo, siyempre. Shoutout tayo dyan, boss. Tata, thank you dun sa, ano, fresh na armrest. Yun, thank you. Support natin. Baka mayroong mga pang-Honda parts dyan, ha? Makapag-shoutout rin tayo dyan. Yan, guys. So, yan. Tama nga. Sariwa nga. Tsaka, ano, yung plastic niya ba? Okay pa. Yeah. Okay pa. Wala pang, hindi pa nag, yung aabo. Tama ba? Oh, wala pang maayos. Yeah, maayos siya. Yeah. Okay. Sir Jess, dito sa harapan, okay na po? Yeah. Okay. So, yun lang naman, the rest. Talk. Dito na. Okay, Sir Jess, syempre, dito sa auto coach, hindi talaga mawawala. Kailangan natin sa experience natin sa likod din. Okay lang po ba? Makikiyo po tayo, Sir Jess, dito sa likod. Tara, ano bang itsura? Okay lang. Yan. So, tara, check natin. Hey guys, still here. Ito ko, sir. Siyempre, ito kasama pa rin natin, Sir Jess. Siyempre, ito guys, nakita na natin yung harapan nung ano, nung, yun, sa interior. Ito naman guys, check natin. At least experience tayo sa likod naman. Sir Jess, mukhang hindi ka nakakaupo dito, I'm sure. Hindi rin, first time. First time din nakaupo dito sa likod. Sir Jess, ito, merong, ano bang meron dito makikita? Or tipo, may pinalitan po ba kayo? Actually, stuck yung likod eh. Stuck yung likod. Since na yung kanina, yung front seat, binigay sa akin yung parang bucket seat na to. Mm-hmm. Eh, medyo black sa leather. Pinaterno ko na lang yung likod. Pinaterno. So, actually, underneath yung seat cover, stock lang na yung GLX sa ito. So, tas, ano, yun nga, pina-leather na lang din talaga. Pwede rin siyang palitan ng mga Recaro Enjoy. Mga ganang boss, no? SR3, yung mga pang-Evo. Oh, boss, guys, ayan. Okay na po, Sir Jess, dito sa interior natin. Oh. Okay, so, ito guys, nakita na natin interior. Siyempre, hindi tayo pagpa... Siyempre, gusto rin natin makita yung ano, exterior naman. Okay lang po, Sir Jess? Yes, sir. Okay, so tara, check na natin. Hi guys, still here at Auto Culture. Siyempre, kasama nyo pa rin, Brian Conan. And of course, siyempre, si Sir Justin. Para dito sa kanyang 1995 Mitsubishi Lantern Libero Inspired. Okay. Guys, nakita natin yung interior. So guys, ito naman. Check natin exterior. Okay. Okay lang po, boss, Sir Jess? Yes. Okay, so tara, check natin. Okay, boss. Ano bang mga pinagkakabit mo dito, boss? Yan. So, this is a Libero 2. Okay. Kasi may Libero 1 eh.
Anong difference nun, boss? Yung Libero 1, medyo mukhang stock ng itlog, pero may fog lights. Kung alam mo yung itsura ng stock bumper ng itlog. Yung nandito yung ano, boss, yung nandito yung fog lights, diba? Yung pala yung Libero 1. Yung 1. Okay, ayan, makakawata lang na. Yun pala ang tawag ng Libero 1. Tapos Libero 2. Libero 2. Okay. Original na bumper. Tapos meron siyang kasamang fiberglass nito. So hindi to orig, fiberglass to. Fiberglass. Ito. Kasi wala siyang bull bar. Ah, yung original na overrider, may bull bar. Oh. So pero natatanggal din to, boss? Hindi ko alam eh. Ayoko na i-try. Oh. Ayan, guys. So, may bull bar. To add, nilagyan din siya ng ano. Etong fog light na to, galing yan Libero 1. Original yan ng Libero 1. Okay, okay. Surprisingly. And may Mitsubishi logo. Yung ayan, brand niya is Aoki yata. Ito. Pangalo, Japan-Japan eh, no? JDM. Yan, boss. Ayan. Kasi original na fog light ng Libero 2 nandito eh. Ah, oo, boss. Yun ang ano. Pero pwede ka pa rin maglagay dito, boss, di ba? Ipever. Ang dami ng ilaw. Ang dami ng ilaw, boss. Ayan. Ayan, yan, mga kaotam. May natutunan tayo dito. Libero 1, tsaka Libero 2. Libero, so, retrofit. Ayan. Yung Libero 1. Okay. Fog light. Surprisingly, kasyang-kasya siya. Okay, boss. Yan na lang yung look ko. Para at least medyo iba. Iba. Kumbaga may ano ka, may kakaiba, boss. Tama, boss. Ito, boss. Stock na tong grill na to. So, this is also Libero 2. Yung pangalawang Libero na grill. Ah, okay. Yung Libero 1, iba rin ang itsura. Iba rin itsura, boss. Siyempre, ito. Meron pa rin ano, ang tawag dito, boss. Bigote. Mga bigote. Ang tawag dito. Yan. So, okay. So, dito sa hood, boss. So, yung hood, well, pang Evo 3. Evo 1, 2, and 3. Okay. Kung tama ako. Original na aluminum. So, hindi siya Libero. Okay, kumbaga ito. Pang, ano lang. Kumbaga at least, ano, performance to, mga, di ba? Performance? Performance. Tsaka ano? Wala ko may performance. Oo. Hindi, parang tsaka ito. Nakakahinga, boss, di ba? Oo, labasan niya. Oo, labasan ng init. And syempre karamihan pag yung stress ang makina kasi natin, mainit. At least yung init niya na lumalabas, boss, di ba? Ito talaga na may purpose din talaga, boss. Ito. So, ito pang Evo to. Ito, boss, pang Evo na rin. By the way, Sir Joss, ano palang kulay natin, boss? Para alam ng mga kaoto natin, baka may mga type ng gantong kulay. Battleship gray. Battleship gray, yeah. Ganda rin talaga. Medyo may mix siya ng yellow eh, kung mapapansin mo. Pag yung ano, boss, nasisinagan ng ano, no? Oh, kaya pala. Oh, ayan guys. Medyo light yung shade niya. May mga ibang battleship gray na mas darker. Mas shade. Dark, no? Kumbaga, mas macho tingnan. Mas ito, Sir Joss, ano po ba to? Ano yan? Ito. Motorized na bumper pole. Balak ko yan alisin. Okay. So ito guys, parang pole guide niyan din tawag nila nito, di ba? Ano lang yan para, hindi ko alam ba't ko nilagay yan eh, pero alisin ko rin eventually. Oh, yan. Parang pole guide yan, mga tinatatawa ako. Ayan. Okay. O, ito, boss. Ito. Ito, type ko yung mags na ito eh. Ito, boss. Anong kwento na ito, boss? Tawag dito. Nabili ko ito sa Sandian Garage. Okay. Yeah, sila yung naghanap sa akin. Shout out tayo dyan, boss. Sila ang bumuo na ito. Okay. Advan RC or Advan Rally Coupeteer. 17-inch. PCD 114. Madumi lang kasi. Ganda, no? Ganda, guys. Okay. PCD 114. Before niyan, ang mags ko lang yung mga Taiwan na CE28 copy. Yung mga copy lang, boss. Tapos 15-inch yun. Tapos sabi ko, palitan ko yung mags. Lakihan ko. So, ito yung na-offer sa akin. Pero gusto ko naman. Ganda, ang ganda, boss. Siyempre, iba rin taga. Pag-urig yung taga, boss, no? Oh. Iba rin talaga. Ganda ng sender. Kahit yung sender ka, ito mukhang, mukhang maraming may paplanong sikwatin to, boss. Naka ano yan? Naka-seal yan. Naka-seal yan. Mahirap tanggalin. Oh, so mahirap pala. Huwag nyo nasisikwatin mga kapat. Okay. So boss, ito napansin ko yung brakes natin. Mukhang kakaiba siya, boss. So since nagpalit ako nung PCD 114 na mags, kasabay na yung brakes. Kasama na yung brakes. So tama ba 114 na to, boss? 114 yan. 114 na. So yung brakes ko, saka yung hub, 114 din. 114 ako ng ano? Nung stud. Oh, nung stud. Pero yung brakes mismo, 114. 114 na. Yun, ayos. Okay. Tapos guys, mga ka-auto, ang gamit na gulong ni Sir Joss is 205,
45R17. Yan. Okay, yan. Body. Pasok siya sa fender. Pasok sa fender. Kasi ano, moderate yung ano niya, bagsak na boss eh. 5.7 tapos offset 45. Yan, swak yan. Swak walang rubbing yan. Walang rubbing. Ito, boss, I think para napalitan to boss, no. Yeah. Flat cheek light. Flat cheek light. Syempre pag mga naka-lancer ka talaga, ito may standard din talaga to, pinapalitan nila. Okay, dito boss. Sa skirt mo. So yan, fiberglass lang yan, hindi yan original Evo 1 2 side skirt. So fiberglass lang siya. Okay. Hindi ko na siya pininturahan, black lang talaga. Black lang talaga. Ayun. Kumbaga may mga konting tama na rin. Hindi masyado aligned. So didikit na lang ulit. Syempre at least importante swak naman dun sa sasakyan, boss. Ayun. Tsaka pang Evo ano, copy siya ng Evo 1 and 2. 1 and 2. Kasi yung 3 malaki na. Malaki na. Oh, yung may nakalagay na doon. Okay, ayan, guys. Dito ba, syempre, yung retract. Ito, gusto ko din. Ito, nai-enjoy ako dito. Ang ganda pala. Yun pala yung feeling ng nakaretract. Ang sarap ng ano. Tsaka ako baga, natutupi mo na. Parang parking na maliliit, di ba, boss? So, pag yung, ganyan na, i-re-retract mo talaga siya. Kasi kapag nasagi siya, masisira siya. Yun, boss. Lalo lang mga car enthusiast na ganyan. Ito talaga. Yun. Okay, boss, dito. Sak naman. Ito. Okay, dito. Syempre, sa likod, boss, ito. Yun din yung mags. Okay. Anong brakes to, boss? Kasi ano? Yung front, Mavic. Mavic, okay. Yan. Okay. So, Mavic daw. Yung rear, galing yung Evo 3. Evo 3. Evo 3 rear disc brake. Na PCD114 din. So, pasok yung mags. Oo, oh, pasok din ng mags. Tsaka, boss. Yung likod niyan, parang meron siyang kabitan ng ano. Oo. Ganda. Tsaka, malaki din talaga. Para ano, mapasok ko lang yung mags. Hindi ko alam kung may improvement siya dun sa braking system ko. Kasi sabay-sabay ko ginawa. Palit all disc brake. Kuba, hindi laki na mag. Laki ng mag. Hindi ko alam kung may improvement eh. May improvement. Pero parang importante doon. At yung stopping pasok power mo, boss. No? So, just. Pasok yung mag. Okay. Ayan, boss, dito. Yep. Dito. So, anong pinalitan mo dito, boss? Ito, mukhang naka-ductate sila, boss. Ito. Fiberglass lang. Fiberglass din. Pinili ko sa Facebook. Facebook. Hindi, meron ka, guys, ito. Tsaka iba rin tayo yung ductile to boss, eh, no? Na, yan, ito. Yan lang siya, okay lang. 90s na 90s rin tayo yung mga ductile na ganda, boss. Ayan, okay. Then, ito. Ito, napansin ko. Ito, meron na silang, ano? Ano, tawag nila dyan? Garnish, ano? Red plate garnish. Kung tawagin nila. Nilalagay nila lag. Ang dami naghahanap din. Mm-hmm. Naglagay din ako. So, ang ganda. Tsaka, kumbaga, kasi mga kaoto, ang pagkakanan ko, sa Lancer, ito, wala ito eh. Parang space din. Space yan. Itong space black yan. Lang sa ilalim. Yung black lang. So, ito, ipapatong mo pa yung iba. Ang ganda rin talaga. No? So, parang all red yung ano. All red yung ano. Yan, yeah, no. Tsaka ito, guys. Yan, mga emblem, Mitsubishi. Yan, guys. Yan. Tsaka yung common ng Lancer. Mga Lancer, may rear fog. Yun. So, ito, may naka-rear fog kayo, boss. Mm. Yan, okay. So, gumagana yan sa switch. Okay, sa switch. Yeah. So, may switch yan. Front and rear fog lang. Front and rear. Sana magka rear fog din tayo. Na, okay, boss, ito. Naka-muffler sila, boss. Ito, ano bang... wala yan, sir. Ano lang yan? Okay. Mga... Ewan ko, copy lang yata yan. Dito na ano, HKS, high power. Kasi pangit yung dati, parang maliit na pang motor yata. Pang motor, ayan boss. Pero ito, at least ito. Para lang mapalitan. Para, oh. Yan. HKS, high power. Ayan boss, okay. Yan guys. Okay. So just, okay ka na doon sa interior, exterior natin. Okay na ba ba? Yeah. Okay boss, ito syempre, mga ka-auto, hindi tayo magpapalit. Kailangan, at check natin yung ano. Ang engine bay. Okay lang po ba, Sir Jazz? Okay, so tara, check natin. Hi guys, still here at Auto Culture. Siyempre, kasama niyo pa rin, Brian Cunan. And of course, siyempre, si Sir Justin dito sa kanyang Libero. Libero inspired dito sa kanyang ano, Lancer. Okay guys, siyempre, nakita na natin, Sir Jazz, yung interior, exterior. And of course, siyempre, ngayon, check natin yung engine bay. Okay lang po ba, Sir Jazz? Yes. Okay, so tara. Ito. Yung default na sagot. Okay, boss, sige. Okay, so stock lang na 4G92. Okay. So ito. GLXi. So pag GLXi, 1.6 engine. Stock lang, wala akong masyadong masasabi dyan. Okay. Pero yun nga, dati automatic siya.
converted to manual transmission. Yun. Ang wala naman akong pinalitan diyan. Ito lang mga pinalitan ko. Hoses boss. Wala lang Pero boss, ito curious lang ako. Siyempre mga kaota natin. Magkano bang ginastos yung pag nagpa-convert kayo ng ano boss? Magkano ang estimate niyo? Ah, okay. Hindi ko alam kung pare-parehas, pero sige, yung boss, nagastos ko was around mga 10 to 15 on parts. Kasi hindi lang naman transmission bibilin mo eh. Oo, no. Bibili ka rin ng pedal. Pedal, no. Cambio. So ito yung conversion na ang parang whole na. Oo, clutch. Bibili ka nung yan, clutch master. Magbubutas ka ng firewall kasi wala ako. Galing kang automatic. Galing automatic eh, no. So yung labor, mga more or less, ganun din. Same presyo ng parts. Same. Plus yung effort. Ito tayo 30, mga ganun. Ito ever, mga ganun. Ayan guys, para sa mga gusto mga ano, no? Mga ka-auto, mga gusto mag-convert ng kanilang mga Lancer. Kasi nasiraan na ako ng automatic before. Yun yun. Yun yung nag-trigger sa'yo, boss. Nasiraan automatic nito. So, swerte ako nun. May nahanap yung tito ko na transmission. Nasariwa, nakahanap yung tito ko. Napalitan, hindi rebuild. Napalitan. Oo, oh, yun. Tapos na nag-pandemic, sabi ko, work from home naman eh. Pwede ko siya isalang sa tali eh. So, yun. Yun guys. So, pinaconvert ko na. Pinaconvert na. At least ano, tsaka yung sariwa yung pesa. Tama ba, Sir Joss? No? Okay yun naman yung kinabit. Galing sa Katay. Luckily, maganda pa yung transmission. Ayos. Okay. Tama yan. Okay guys, ito. Dito lang natin. GLXi po yung mga 4G. Ano ba? Anong 4G92. Ayan, guys. 92. Na, ito, may ano pa, may one. Ayan, pinalitan. Nasira yan recently. Pero last ito, month. Oh. Nasira yung offset. Ano pa, oh. Guys, may ano pa, may hapon pa na Japan surplus. Japan surplus. And kasabay na pinalit ko dyan. Hindi naman siya sira, pero pinalit ako na rin yung throttle body. Ayan. Ito, bago yun. Throttle body assembly, kasama yung servo, TPS. Ayan. Sinalitan ko na rin nasabay. Okay, of course, syempre, 2SM ang nakakabit sa kanya. Syempre, of course, ano tayo? Shoutout tayo sa Motolite. Yan. Shoutout, Motolite. Okay, ayan. Okay. Okay. Okay na. Ito, boss, standard na ito. Ganito talaga kalaki. Alam ko, single row lang yata kapag ano. Ano yung stock, boss. Yung stock. Pero ito, 2 rows. Two rows. Siya. Two row na rejected. Wala, napansin ko mga ka-auto, merong, nang tawag dito, boss. Tawag dyan. Hood damper. Oh, hood damper. Yan. Oh, hood damper. Oh, hindi. Tama, boss. Ito, hood damper na yan, mga kaota. Ganda rin pala pag naka-hood damper. Oh. Effortless ka na rin, mga kaota. Okay. Yan, ito pala yung sinasabi. Para makita niyo yung ano. Ito, aluminum siya. Yung hood, aluminum. Aluminum. So, ito, kahit yung ano. Oh. Yung tunog, mapapansin nyo. Swerte din ako dito sa nakuhanan ko dito. Okay pa yung, ang tawag dyan, underhood. Oh, yung ano. Insulator niya, boss, no. Ayun. Okay yun pa. Di ko ano, hindi to ano, yung heat resistant niya ng compared sa metal, boss, mm. 'Di ba? 'Di ba? May difference din talaga. Ayun, laking tulong rin talaga ng Evo. Hoo. Ayun. Ganda, boss. Okay. Okay na ba? Sir Jazz. Okay, ayan guys, nakita niyo na yung ano, interior, exterior, and of course, syempre, yung engine ni Sir Justin Christopher. Sir Jazz, syempre hindi mo, syempre hindi tayo matatapos tong ano, itong shoot na to, boss, na kailangan natin magpasalamat din syempre sa mga tumulong sa atin sa larangan ng sasakyan, boss. Okay, shout out tayo, boss. Okay, go, boss. Ayun, so ang bumuo nito, well, maraming tumulong, pero yung talyer is si Sandian Garage. Okay. Yung mga nagbebenta ng pyesa, sila JZ Auto Parts, sila Dale, Sir Dale. Okay, boss. Bappy Dale. And yung mga Facebook sellers talit siguro. Ayun, boss. Mga kailangan din. Sa car clubs, car groups, boss. Baka meron kang shoutouts. Wala, wala. Wala akong car club. Oo, oh, wala. Member ng kahit na. Wala nga na, boss. Ayan, boss. Sa ano, boss? Family? Partner? Boss? Mami and daddy ko, syempre. Dito na ako sa TV. Sige, boss. Oh, sikat na, boss. Actually, ito. Ano to? Ano to? For a while, mom ko gumamit. Ay, oh, yun pala. Kay mami. Thank you, tita. No? Sa... Thank you. Dito sa ayuda ng kay Sir Justin. Nag-camerad siya. Ito na ulit yung ginamit ko. Yan. Okay. Thank you pala. Okay, thank you, mami. Thank you po. Ingat po kayo. Stay safe. Okay, of course, syempre. Sir Justin, okay po kayo? Yes. Okay na. Of course, syempre, Sir Justin, dito, pandemic ilang pa rin ngayon. Ilang naman natin yung shoutout ko. Oh, yun. Okay.
Sir Jazz, syempre daw, pandemic pa rin tayo. Syempre, banggitin ko lang, bago tayo nag-start itong shoot na to, syempre, sinanitize muna natin sa part ni Sir Justin. And of course, syempre, sa part ni Otto, mag-wear ng face mask, wear ng face shield. And of course, syempre, pag nasa public place tayo, sundin natin ang social distancing. Tama po ba yan, Sir Just? Yes, sir. Yan, okay. Naligo ako bago pumunta dito. Yan, yun. At dapat, kailangan natin, Sir Just. Okay, Sir, Sir Just, okay na po kayo, boss? Okay na. Guys, this is Brian Cunana and Sir Justin Christopher sa kanyang 1995 Mitsubishi Lancer Libero Inspired. So, this is Auto Culture.